Hello guys! This is Loves Me Channel. Meron lang shoutout sa lahat. Ayan. For this video guys, gagawa tayo ng Betty Pour. Ayan. Betty Pour ang tawag dito sa Saudi, pero yun po ay buttered cookies. Ayan. Ito, papakita ko sa inyo ang aking mga ingredients. Ang aking mga sangkap sa paggawa ng Betty Pour. Tara, let's! So guys, ito po ang ating mga ingredients. Ito po ang ating, ayan, all-purpose flour. All-purpose flour, ay meron po tayong 6 cups of all-purpose flour. And meron tayong 6 eggs. And meron tayong 1 cup lang po na sugar. And meron tayong unsalted butter po na ang kada isa po ay 100 grams ba yun? 100 grams yan. So, bar 5 po yung katumbas niya. 500 grams po siya lahat-lahat. And then, meron po tayo dito. Ito po ang ating vanilla powder. Wala po tayong liquid powder. So, liquid na vanilla. So, liquid powder po ang ating gamit ngayon. And ang ating baking powder. At ang ating iodized salt. So guys, ayan po ang gagamitin natin sa ating gagawing buttered cookies or Betty Pour ngayon. So, tara guys, let's do it! Hindi ko na makalimutan. Oh, ito nga pala yung aking gagamitin. So guys, mamaya makikita nyo kung paano ko yan gamitin. Ayan guys, siyempre gagamit tayo ng mixer. So, pwede natin gamitin ito or ito. So, ito na lang yung piliin kong gamitin. Ayan. And then, guys, naman meron tayong natilagay. Siguranuhin natin malinis yung ating lalagyanan. So, malinis naman siya. Wala naman din eh. Kasi lagi naman itong malinis. So, muna natin ilagay, guys. Muna natin ilagay ang ating butter. Ayan. Muna natin ilagay ang ating butter. Ayan. Ilalapit ko pa ito. Lapit ko muna dito. So, una natin ilalagay guys ang ating butter. Ayan, yung butter po natin, hindi po natin dapat ilagay sa microwave para lumambot siya. Kasi kanina pa po ito inilabas, so siya ay malambot na po talaga. Dahil kanina ko po ito iniready. So, kasi hindi po maganda kapag tutunawin siya sa microwave. So, kanina pa lang, alam kong gagawa ako nito, inilabas ko na yung mga butter. Ayan, guys. Ano po yan? Bali, 5 po na 100 grams na butter yung ating gagamitin. Guys, bali kasi ang gagawin ko ngayon ay doble ng aking pangkaraniwan na araw na ginagawa. Ang gagawin ko po ngayon ay parang bali dalawa. Kumbaga sa order, bawa isang order, may gagawin kong dalawang order. Parang ganun. Kasi ito pong anong to ay ihahain sa araw po ng Eid. Ayan. Nakagawa na ako ng nakaraan ng isang sweets pa. Nalagay ko na siya doon. And siguro sa mga susunod na araw, i-video ko yung mga ginawa ko. Ayan. So guys, ayan. Nilalagay ko ang ating butter. So, maraming beses na po akong gumawa ng Betty Pour or buttered cookies. So, may mga videos din po ako ng butter cookies, guys. May mga video rin ako, pero nakalimutan ko na kasi kung buo ba yung video or short video lang. So, sobrang dami ko na video. And syempre, hindi ko din maalala kung short ba yun o full video yung aking nagawa. So, ayan. Ayan ang unang nating gagawin. Butter.
Ayan guys, nailagay ko na po ang ating 500 grams na butter. And ang ating, lalagay po natin ngayon ang ating 1 cup of sugar. Ayan, 1 cup of sugar. And, so yung vanilla dapat kasabay nito. Kasi liquid yung vanilla. Pero dahil solid siya, so isabay na lang natin siya sa ating all-purpose flour. So, ang next natin na ilalagay ngayon ay ang ating egg. Ayan, ilalagay ko na yung ating egg. So, i-ano ko dito kasi hindi natin alam kung may sira to. So, dapat po maglalagay tayo, lagi kong pinapaalala, pag maglalagay po tayo ng egg, palagi po nating isa-isahin na ilagay, saka natin isalin kasi hindi po natin alam kung yung ating eggs ay may sira. So, ayan, isa-isa lang. So, ayan. Bali, 6 eggs po yung ating ilalagay. So, iniisa-isa ko po siya para po makita po natin kung okay ba yung ating egg dahil sayang naman yung ating mga ingredients kapag nailagay natin ng sira pala yung ating egg kasi hindi natin alam kung sira yung egg o hindi. Lalo na kami kasi lagi kaming maraming stock na egg. So, kailangan kong isa-isahin siya na ilagay para makita ko kung may sira. So, at least hindi masasayang yung ating mga ingredients. Kung hindi natin basta-basta ilalagay yung ating egg sa ating gagawin. So, ayan guys. Okay naman, pang-anim na. Wala naman akong nakitang sirang egg. So, ayan, nailagay ko na ang ating unang ating butter, ang sugar, at ang ating egg. So, imimix muna natin siya. So, ito po siya, guys. Madilim. So, so guys, imix na po natin. Ayan, para makita nyo po, wait, ilalapag ko na. Kasi hindi siya pwedeng ilapag ng isang kamay lang ang gamit mo. So, dapat dalawang kamay. So, guys, ayan po. Kung nakikita ninyo. Ayan, ating butter, egg, at ang ating sugar. So, paikutin natin, guys. Dahan-dahan. Ayan guys, okay na siya. Ayan. Ang next natin gagawin guys ay yung ating flour. Ayan, ihalo na natin yung ating vanilla, yung ating baking powder, at yung ating iodized salt. So, ayan guys. So, syempre, imix na natin siya para maghalo-halo na yung ating ingredients. So, ang gagawin natin guys, paunti-unti nating ilalagay yung ating dry ingredients. Hindi natin siya i-boost ng biglaan. So, maglagay muna tayo ng 1 cup. So, 1 cup or 2 cup. Pwede nating 2 cup. Ayan, lagay muna natin yung 2 cups. Ayan. And then, ayan guys, paikutin na uli natin ng dahan-dahan. Habang umiikot, ilagay na natin pa uti-uti yung mga natitira natin.
mukhang okay naman na po siya. So, ayan na po. Ang gagawin natin ngayon, gagamitin na natin ang ating panghulma. Ayan, ilaayusin lang natin to, tanggalin natin to dito. Ayan guys, natapos ko na siyang gawin. So, ngayon po ang gagawin na po natin ay ang paghulma. Ang gamit ang bagay na yan. Ayan po, gagamitin natin. Namimili tayo niya kung anong magandang design. Pipili tayo ng mga design kung anong magustuhan natin. Ayan. Ayan guys, ang gagawin natin ay ayan, para pumahila natin ito, kailangan natin i-press ito. Ayan. Ayan po ay mapupunta dito pag ibinaril mo siya. Umuusap po siya ng umuusap. Hanggang sa maubos po. Dahil lalagay po natin dyan yung ating yan, yung ating ginawa nito or ajina. So, let's start! Guys, pipili tayo ng design. Siguro, piliin ko ito. Ayan. At ilalagay natin yung dito. And then, ilalock natin yung dito. So, ayan, nakalock na siya. So, ayan na po yun. Kailangan lang natin na ibaril ito muna. Tingnan natin. Ayan, nakikita nyo, pag bumaril yung lumalabas, ayan. So, kailangan na natin yan ilagay dito. So, let's try! Wow! Look at this! Ayan ang ating unang design na nagawa. So, let's proceed! Kailangan dalawang baril siya, guys. Pwede isa. Kaiba kayo ng design kapag isa lang. So, gawin natin dalawa. So, ayan guys. Ayan na. Napakadali lang gumawa kapag meron ka nito. Ayan na po yung aking unang nagawa. Ayan, ang ating first tray na nagawa. So, ayan po ang ating design na unang nagawa. Kapag dalawang click po siya, ganito po yung nagiging itsura niya. Pero pag isang click lang siya, ganito siya, maliit siya, ayan. So, ayan, sa palagay niyo, isang click o dalawang click? Ayan, ganyan ang musga. So, guys, papainitin ko na pala yung ating oven dahil hindi ko pa napapainit. Okay. Kailangan kamali siyang lagyan, guys, dahil naubos na yung ating doon na nilagay. So, kamay-kamay nilang natin kasi malinis naman yung ating kamay. Ayan. Ayan, guys. Then, so, hindi ko alam kung papalitan ko yung design. Baka mamaya pangit yung magawa nating design. So, sige, try natin. Try nating palitan. Ito naman ang gamitin natin. So, tingnan natin kung anong magiging itsura ng ating new design. Ganun ulit. Iba naman yung naging design niya, guys. So, tingnan nyo, guys. Kapag 2-click siya, ito po yung nagiging itsura kapag 2 beses ko siyang kinlik. So, ayan po yung nagiging itsura niya. Pero pag 1 time ko lang po siya kinlik, ayan po yung nagiging itsura niya. Ayan. Pag 1 click po, ayan po yung itsura niya.
Pero pag 2-click, ito po, ito, yan, may bilog siya, yan. Yan. Kasi po na, siyempre, dumadami yung parang doon niya. So, ganyan, nagiging iba yung design niya. Pero maganda naman po yung kinalabasan. So, continue pa tayo, guys. Ayan. Ito yung first. And then, ito naman yung ating second sign. So, ayan. Ikaw pa tayo ng another na tray dahil malaki siya sa tray. So, guys, ito naman ang gagamitin natin ngayon. Try natin. Guys, ito naman ngayon yung pangatlo nating design. So, ayan. Kapag double click, ito po ang lumalabas. Kapag po one click lang, ito po. Ito, ayan. So, ayan guys, marami na tayong design. Ilagay na natin ang ating isang tray. Ayan. Para tayo ay makaluto. So, ayan. Guys, ang una nating naluto. Ayan, ang unang naluto. Check natin guys kung ano nangyari sa ilalim. So, ayan guys, yung ilalim ng ating buttered cookies. Wow! Looks yummy! Oh, diba? Ayan po yung ating buttered cookies. Ayan, ganda ng ilalim. Diba? Wow!
Tikman nga natin, guys. Saktong-sakto lang yung lasa niya, guys. Ang sarap. Naubos ko niya yung isa. Ayan, ginunguya-nguya ko pa. So guys, ayan po. Lahat po yan. Ayan. Ito po, dalawang tray na po yan. Ayan. Luto na po ito. Ito po ay luto na. So, ito, luto na rin. Ayan. At meron po tayong nakasala. So, napakarami. Butter cookies po yan. Ang butter cookies na yan, guys. Ayan. Para po yan sa Eid, guys. Ayan. Para po sa Eid. Ginawa ko po ang butter cookies na to. Para po sa parating na Eid.